pagkain natin sa ating mga alagang mga ornamental fishes, especially ang guppy, ay napaka-importante. Hello everyone, Sunny po. At ngayon, i-share ko sa inyo ang comparison ng dalawang fish food. Itong PU1 at saka watchapong granules. So ngayon, i-share ko sa inyo ang comparison ng dalawa na ito. Pero mag-disclaimer muna ako. So, itong video na to ay hindi po paninira, okay, sa mga ibang fish food, okay, o sa mga ibang breeder. Okay. Pero ito ay paglilinaw lamang, okay? Kasi noon, nung nag-start ako sa hobby na to, pag-alaga ng mga ornamental fishes, nag-start ako sa guppy, molly, plati, and later cichlid, mga cichlid. So, as a beginner, mostly pumunta ako sa pet shop. So, one time pumunta ako sa pet shop, nakita ko yung kulay ng tubig doon, kulay blue. So, ngayon tinanong ko yung may-ari ng pet shop. So, sabi ko, sir, anong meron sa ano na to? Sa tank na to, bakit kulay blue? Sabi niya, nilagyan ko yan ng methylene blue. So, bumili na rin ako ng methylene blue. The next day, bumalik ako, nakita ko na naman na kulay green na naman ang kulay ng tubig. So, nagtanong naman ako sa may-ari, anong mayroon dito, bakit kulay green? Kasi nilagyan ko ng malachite green. So, bumili na rin ako ng malachite green. And later, nakita ko kulay red na naman. So, tinanong ko naman kung anong meron, bakit red? Sabi niya, vitamins. So, later, bumili na rin ako ng vitamins. So, as a beginner, gaya-gaya tayo. Okay? So, ganun, na-experience ko rin yan. Okay? Sa lahat ng mga beginner, siguro na-experience yan. No? Na lahat na makita nyo, madinig nyo, ginagaya natin. Okay? So, bago ako magpatuloy, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin. Okay? Ito kay John Mark Van Cruz, okay? From Negros sa Bacolod. Okay? Kay Nonato Hinon. Okay? Nonato Hinon. Mga taga Negros. Okay? So, kamusta kayo dyan, mga taga Negros? No? And also, shoutout natin sa Yamix Fish Pond sa mga diha sa Cagayan de Oro. No? Yamix Fish Pond. Kamusta ka mo dyan, mga kaigsuon? At sa kaya Reggie Fishing Pond diha sa Davao. No? Sir Reggie, ito na, shout out ko na sa iyo. So ngayon, balik tayo sa fish food. Bago ko pala makalimutan, shout out muna tayo ulit diyan sa mga taga Bulacan-Bulacan, okay? Kay Sir Jacob, Bulacan-Bulacan, no. So Sir Jacob, ito comparison ng dalawang fish food. Dagdag kaalaman para sa mga newbie. At para na rin sa mga proof or mga enthusiast. So, ito na ang comparison ng dalawang fish food. So, ito, PU1 compared to watchapong granules. So, ayan. So, ang PU1, mostly gawa kasi ito ng tate. Meron naman kasi mga PU1 na locally made. Okay, ng ibang mga brand, okay? So, hindi ko alam kung ano pa mga brand ng PU1. Pero ang pagsabi kasi na PU1, parang ano yan, ang size ng pellets. Okay? Pellet 1, okay? So, pellet 1, para yan sa mga fry, okay? Para yan sa mga fingerlings, okay? So, ngayon, dito tayo sa PU1. Ang PU1 mostly, referring yan sa tati fish food.
Okay. So, tatty fish food, marami yan silang mga klase-klase mga fish food. And, ang pinaka-ano nila, itong PU1, PU2, and mga floating fish food. So, PU1, gawa ng tatty. Mostly ang tatty kasi, ang kanilang mga isda na mga inalagaan ay mostly mga tilapia, bangus, okay, shrimps, and itong isa. Mga itong tinatawag na mga pantat. Yan. Yan ko ano tawag doon. So, yan. So, yan ang gawa ng tati. So, ang feeds nila para doon sa mga isda na yun. Okay. So, kung napansin nyo, yung mga isda na yun, hindi yun mga ornamental fishes. Yung mga isda na yun ay mga binibinta sa palengke. Okay? Na mga isda. Yan po ang gawa ng tati na mga fish food. Okay. So, ngayon, pag pinakain natin to sa ating mga alagang guppy or sa mga ornamental fishes, kakainin din yan sila ng ating mga isda and mga ornamental fishes. So, ito, may mga nutrients din to, may mga vitamins din to. Ngunit, hindi dun angkop talaga sa mga ornamental fishes. Okay. So, yan ang tatty fish food or kahit ano pang mga fish food, iba't ibang klaseng fish food. So, ngayon, dito naman tayo sa Wachupong granules. So, itong Wachupong granules, yan, maganda to. Okay? Gawang Pinoy, okay, mapagmalaki natin na ito, sariling atin talaga to, no? And number 2 na mapagpamalaki natin to ay yung kanyang mga ingredients. Ayan, ang ingredients ang dami. Okay? So, kompleto yan. So, ito, ginamit ko na to sa aking mga guppy. And 2 weeks lang gumanda yung kulay ng mga guppy ko. Okay, gumanda yung kulay, gumanda yung growth rate nila within just 2 weeks. Yan. So later pakita ko yung mga guppy ko sa inyo, no. Yan. Wachupong granules. Mayroon ding Wachupong powder. Yung powder, pwede yun sa mga fry, sa mga grow out, sa mga breeder, pwede din yun. And itong granules sa grow out saka sa mga breeder. Okay, so medyo hindi siya, pwede din siya sa mga fry, kaya lang medyo malaki siya. And yung kanyang granules, mas maliit pa dun sa PU1 na mostly na nagugustuhan ko, no? Kasi mas maliit pa siya dun sa PU1. Mas maganda. So yan. So ito ay para talaga sa mga ornamental fishes. So ang ingredients nito ay intended talaga sa mga ornamental fishes. Hindi siya pwede sa mga commercial fishes. Atul ng mga tilapia. Okay? So, ang mga commercial fishes kasi, wala naman yan sila kulay. Okay? Ang sa kanila lang, dapat mabilis sila maglaki at mataba. Matabain sila. Okay? Yun ang sa mga commercial fishes. And yun din ang nangyayari sa atin mga isda kapag pinakain natin sila ng mga commercial fishes. Commercial fish food. Okay, para sa mga tilapia, bangus, okay? So, 'yan, lalaki sila, bilis sila lalaki, pero yung kanilang potential, yung kanilang beauty talaga, yung kanilang kulay hindi lalabas. Unlike kapag pinakain natin sila ng ito, Wachupong na para talaga sa ornamental fishes, doon lalabas talaga yung kanilang kulay. Within 2 weeks only, okay? 2 weeks lang, itry nyo.
doon makikita nyo na ang kulay ng inyong mga isda ay lalabas ang tunay na kulay nila. So, try nyo lang to. So, later doon sa tank ko, sa mga guppy tank ko, yun, 2 weeks lang, gumanda yung kulay nila. The more nag-intense yung kulay nila. At yung kanilang growth rate ay gumanda. Yung health nila, yung kanilang nutrition ay gumanda. So, ganun kasi yan, no? Ang nutrition, saka yung vitamins, pinaka-importante talaga yan sa lahat. Kasi kapag walang nutrition or vitamins ang binibigay natin sa ating mga alaga, ay ito sila ay maging hindi, yung kanilang paglaki ay hindi mabilis or sang-ayon sa kanilang growth rate. So, ayan po ang watcha pong powdered and pellets. So, ngayon, kung gusto niyo maging reseller nito, yo, message nyo lang ko sa baba ng video na ito. And, bigyan ko kayo ng magandang price nito, no? Watcha pong. So, marami nang gumagamit nito. Okay, so later, pakita ko rin sa inyo yung mga laking watcha pong na mga guppy. Okay? So, kung gumagamit kayo ng watcha pong, and ang guppy nyo ay pinapakain nyo ng watcha pong, i-post nyo po, no, sa Facebook page ko, sa Palawan Ornamental Fish Hub. I-post nyo doon para ma-download ko and para ma-lagay ko sa next video ko. So, yan. Watcha pong. Maganda to. Okay? So, later, pakita ko ang feeding nito at ang mga guppy ko na gumanda. Yan. So, yan po. Sa ngayon, later, kung mayroon kayong mga question or mga katanungan o mayroon kayong mga suggestion, comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At i-click nyo ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.